Hi guys, ipapakita ko naman sa inyo kung paano gumawa nitong napakasarap at authentic style na pad thai. And syempre, ipapakita ko sa inyo yung easy way at pinakasimpleng paraan. So yung sauce muna ang unahin natin. Meron tayong tubig, asin, palm sugar, tamarind. Ito yung klase ng tamarind na ginagamit sa mga pagluluto. And syempre, shallots. Ito pong pad thai sauce na gagawin ko ngayon ay pang-stock. Ilalagay ko po sa fridge. And every time na gusto kong magluto ng pad thai, ay meron na akong available na sauce. Ibababad ko lang po muna itong tamarind dito sa malinis na tubig para makuha natin lahat yung laman. At pipiga-pigain ko lang pong ganyan and then set aside. At magbabalat naman tayo ng shallots. Sa recipe na ito o sa paggawa ng original na pad thai ay hindi po ginagamitan ng bawang. Hindi po tayo magigisa o maglalagay ng bawang sa ating sauce. Maglalagay lang tayo ng maraming sibuyas at ipa-fry po natin mamaya yan. So yung gagamitin po natin ay nasa 350 grams na shallots. Binalatan ko lang and slice ng maninipis. Set aside muna natin ang sibuyas at balikan natin yung tamarind. Ayan, natanggal na lahat yung laman, nahalo na sa tubig. At medyo nalaputan pa ako, kaya naman nag-add ulit ako ng tubig. At magdadagdag pa ako mamaya para makuha natin yung lahat ng laman ng tamarind. Sayang kasi. Susunod naman ay fry na natin yung shallots. Nagpainit na ako ng maraming mantika at i-defry natin ito hanggang sa mag-brown o bumango. Dahan-dahan lang sa apoy at lagi natin dapat itong hinahalo para hindi ma-overcook yung ating shallots. Papait po kasi siya kapag nasobrahan yung luto. At this point, hindi ko pa nakukuha yung gusto kong pagka-brown ng ating shallots, pero pinatay ko na dyan yung apoy. Kinuntinyo halo ko lang siya para maluto pa. Ginawa ko yon para hindi masunog yung ating mga sibuyas. At i-drain na muna natin yung mga excess oil. Sa isang malinis na kawali or pan, lulutuin naman natin yung ating tamarind water. Papakuluan lang natin ito at pagkatapos ay ilalagay natin yung palm sugar. Sa 300 gram na tamarind na ibinabad natin sa tubig kanina, mga isang litrong tubig, at ito naman yung ilalagay natin na palm sugar. Ito ay 400 grams at kalahati na muna yung ilalagay ko dahil gusto ko munang tikman, baka kasi masobrahan sa tamis. At maglalagay din tayo ng isang tablespoon na asin. Hindi natin kailangan itong paalatan. Ang gusto lang natin makuha ay maasim-asim, manamis-namis. Hindi kailangan sobrang asim at hindi rin kailangan sobrang tamis.
Noong malusaw na yung palm sugar, ay tinikman ko at kulang pa yung tamis, kaya naman magdadagdag ulit ako ng palm sugar. Ilalagay ko na lahat yung nasa plastic bag dahil mas matapang pa yung pagkaasim ng ating sabaw. Kailangan kasi naglalaban sila o pantay yung tamis at asim. And of course, nagdagdag ulit ako ng kaunting asin. So, bali ang nagamit natin lahat ay around 350 gram na tamarind, 1 litrong tubig, at 400 gram na palm sugar. Yung iba ay nagdadagdag pa sila ng asukal kung nakukulangan sila sa tamis ng kanilang tamarind sauce. Or, pwede naman nating i-adjust na lang kapag nagluto tayo ng pad thai. Ngayon ay ilalagay na natin yung ating pinirito na shallots. Ayan. Halu-haluin lang natin. And luto na. Patayin ko na yung apoy. At magluluto na tayo ng pad thai. Sa isang kawali kung saan natin pinirito yung ating shallots kanina, nagtira lang ako ng kaunting oil at pirituhin itong tofu. Ini-slice ko lang ng ganyang shape. You can use white or yellow tofu at sinundan ko ng dried hipon. Sa pagluluto ng pad thai, kailangan nakahanda na lahat yung ating mga ingredients, mabilisan at malakas dapat ang apoy para maiwasan ma-overcook yung ating mga niluluto. Ito naman ay 4 na piraso ng hipon or 3 lang yata. Ayan, pang isang serving lang kaya ganyan lang karami. At ilalagay na natin yung pad thai noodle. Yan ay medyo ibinabad or sinawsaw ko sa tubig habang hinahango natin yung sauce kanina. Ayan, hahaluin natin ng mabilisan. At kailangan din medyo marami yung oil talaga kapag nagluluto ng pad thai para hindi magdikit-dikit yung ating mga noodle. Lagyan natin ng chives and bean sprout. At pagkatapos ay maglalagay na tayo ng pad thai sauce na ginawa natin. Kaunti lang, mga 1/2 cup lang. Dahil titimplahan pa po natin yan ng patis at kaunting asukal. Maglalagay din ako dyan ng vetsin dahil hindi nawawala ang vetsin sa mga Thai food. Maglalagay din tayo ng crushed peanuts or chili flakes kung gusto niyo ng maanghang. And maglalagay na tayo ng isang itlog. Itatabi muna natin yung mga nailagay na natin pagkatapos ay ilagay yung itlog. Medyo batilin lang natin ito ng bahagya at wag natin pakalutuin. Kapag medyo dry na, ay pwede na nating ihalo sa noodles. Itong pad thai noodle ay hindi natin kailangang lutuin o lagyan ng tubig para maluto. Sapat na yung oil at pad thai sauce para maluto. Besides, kailangan yung pad thai sauce kapag luto na ay medyo makunat-kunat yung kanyang noodle. At ready na yung ating pad thai. Serve hot and lagyan natin ng mga garnish like bean sprout, sugar, chili flakes, and more crushed peanuts. Lagyan din natin ng fresh na chives. Try this at home. I'm sure magugustuhan nyo. Mas masarap pa kesa sa mga natikman nyo na sa mga restaurant. At ito naman yung niluto ko the next day. Completos ricados na dahil meron na itong fresh o hilaw na puso ng saging. Yes, kailangan ding merong hilaw na puso ng saging sa original pad thai. Thank you for watching. Subscribe for more and sana nakafollow na rin po kayo sa aking Facebook page.